naging hambog. Dahil sinabihan ko yung pangit yung bagger na yon. Eh totoo naman pangit yung bagger na yun eh. Bakit nasaktan kayo? Pangit din kayo. Kung sinabihan kong pangit yung bagger, kahit pangit naman talaga siya. Pangit naman talaga siya. Okay? Eh si bagger, kalaban din. Yes. Tapos nagsabi pa siya na ano? Nagsabi pa siya na ba't ako hihingi na sorry doon? Ako hihingi ako ng sorry? Never. Sa inyo ko mga followers hihingi ng sorry ha. Pero ako, never ako manghihingi doon ng sorry doon sa bagger na yon. Bakit? Dahil sinabihan mo siya pangit? Totoo naman ha, pangit naman talaga siya. Pangit ng ugali niya. Pangit, pangit pang hitsura niya. Hampas lupa siya. Kawawa na yung bagger. Kahit sabihin natin may kasalanan yung bagger, pero dapat hindi dapat ginawa yan. Hindi dapat ginawa ng babae na yan. Kasi maaari matanggal yan, no? Yung bagger. Kasi pamilyado rin yung bagger. Kawawa naman. Pero hindi ko naman na ano, nakita na Napanood yun naman no? Siguro yung video, mga Madam Sir, diba? May ginawa talaga yung bagger. Ang tunay na kwento kasi niyan, Madam Sir, kung nakita nyo sa video, kasi yung mga basher nakafocus sila sa kung ano yung komento ko dun sa bagger eh. Sinarado nila yung utak nila dun sa, naman dun bakit, ako mag, pero, bakit ako pipila sa bagay, sa mga back, sa boxing, diba? Ngayon, ang sabi, tapos nang i-punch lahat ng pinamili ko, nilagay na sa basket na kulay red, yung mga pinamili ko, saka sinabi sa akin nung cashier na, ma'am, wala po kami paper bag, okay? So, sabi ko sa kanya, okay, sige, kahit sa maliit na karton na lang. Then, ibinigay nung, ano, nung cashier, doon, inabot niya doon sa, ano, sa magbabag, sa magbabag, okay? So, nilagay doon sa baba, sa paanan niya, yung basket na may 6 items ko. Ting-tong-ting-tong-ting, di naghihintay kami. Ang tagal niya talaga, ang tagal niya. Isa lang yung, walang pila ha, kaya tigitigilan niyo ako sa mga nagmamarunong dyan na ang dami-daming pila na hindi lang ako ang customer dahil dalawa lang kaming nakapila doon. Tandaan niyo yan, mga hampas lupa kayo. Matagal niya. So may nakita ko maliit na box. I think kasyal doon yung 6 items ko. So kinuha ko yun. Nung kinuha ko yun, binidyohan ako nung kasama ko. Siyempre vlogger, diba? Siyempre vlogger, diba? Sinabi ako yung kasama ko, ako na lang mabawas kasi ang tagal-tagal ng bagger. Ngayon, kung narinig ng bagger yon at minasama niya yung sinabi ko, hindi ko problema yun. Alam mo sa totoo lang, problema mo yung hampas lupang bagger pa. Alam mo bakit? Dapat meron kang bao na 100,000 pasensya. Kasi ako naubusan ako ng pasensya sa'yo eh. Dapat nung sumagot ka, nagpasensya ako. Kaya lang mga Madam Sir, sumagot talaga ako mga Madam Sir. Alam niyo kung bakit? Akin, alam niyo yung kasabihan, busitin mo na yung lasing, huwag lang yung bagong gising. Kasabihan ko yun. Yes, Madam Sir. Well, noon, pero bagong gising ako noon. Bagong gising ako, ginising ako ng fiancé ko para mamalengke. Okay? Hindi pa nga ako naghilamos noon. Pumunta na ako ng Walter. Yes! Diba? Kasi nga, tangali na. E di, ayan na. Hindi talaga ako nakapagpasensya. Bagong gising eh. Diba? Normally, napapasensya ako sa mga yan. Kasi sa totoo lang, mababagal talaga sila dyan. May mga cashier dyan na kahit na alam mo, rush hour. Pero ang magpunch sila. Kasi ganyan, ano, napakabago nila mag-punch. Napakabago nila mag-punch. Kasi sabihin nyo, hambog ako. Saan ako naging hambog? Dahil sinabihan ko yung pangit yung bagger na yun. Eh, totoo naman pangit yung bagger na yun eh. Bakit nasaktan kayo? Pangit din kayo? Sa mga basher ko dyan, wala akong pakialam sa inyo. Kung anong iniisip nyo sa akin, wala akong pakialam. Kung nagalit kayo dahil sinabihan ko yung pangit yung bagger na yun, wala akong pakialam. Okay, mamatay kayo kakatawag kay Tulfo. Dahil pag napatulfo nyo ako, magdidiwang ako mga day.